ako minsan magdilig. Magdilig minsan ang halaman. Kahit walang halaman dyan, guys. Kasi wala naman ako masyadong ginagawa dito. Kaya ito kahit paano. Ayun yung panino na garlic. Ito yung violet, guys. Ayun, guys. Plano namin dun sa likod-likod. Magtanim kami dun sa likod. Ng mga ano, iba't-ibang tagtan. Iba't-ibang like ano, carrots. Mga pechay. Ganyan. Ganyan plano namin, guys. Pakita ko sa inyo yung likod, guys. Sinisimula na namin gawin yung pagtataniman. Pakita ko sa inyo yung likod, guys. Kung saan, ano, magtatanim kami ng mga gulay at mga herbs. Yung swimming pool namin, no, kailangan ng palitan. Sobrang dumi na. Dito kami magtatanim, guys. Ito. Ayan, taniman namin yun ng mga gulay at mga herbs. Inayos na ni Papa Jai. Tapos na ako mag-ano, guys, magdilig. Sabi ni Doc J, kailangan ko daw magpa-araw ng 10 minutes kasi daw maputla daw ako. Ano, mamaya ng Apsley Hypermarket grocery shop. Pakita ko sa inyo yung ano nila dito, yung grocery shop nila dito. Namili kami ng grocery. Ganito yung ano na dito, guys. Grocery, may pa-half price sila. Ganyan. Tingnan yung mga chocos nila, guys. Special. Special, di ba? Or sale? Yung Coke nila dito is only $2.85. Siguro nasa ano yan? Nasa mga ano, 80 pesos? Mga 80 pesos siguro yan sa Manila. Meron iba tag $2.15. Ganito siya mamili mga kahit anong-ano na lang kinukuha niya. Parang bata lang ang peg. Mahilig sa mga matatamis. Yung mga ice cream din nila, mga 4 half price. Ito gusto ko to. Fave ko to. Minsan nagpo $4 sila. Ngayon $8. How you magpapansin? So, yung check out nila dito, may self-service din sila. Ganito, guys. Nakarating na kami sa bahay. Sumasakit yung ngipin ko all day, guys. Pang ano na to, siguro pang 3 days na itong sumasakit yung ngipin ko. Hindi ko alam. Siguro related lang sa pagbubuntis. Ay, galing kami sa post kanina, sa Apsley Market.
Siguro mga ano lang yun, mga 10 minutes away lang sa amin. Ayaw ko rin pumunta ng dentist guys kasi baka ano, baka tolita, baka bigyan lang ako ng gamot tapos ano, painuman na naman ako eh. At the moment guys, umiinom ako ng gamot din kasi para sa UTI. So, ayaw ko yung doble-doble. Kaya ang ginawa ko, gumagamit lang ako ng pain relief for like siguro mga 1 hour, 30 minutes na pain relief. Tapos, sumasakit na naman yung ipin ko, pati yung ulo ko guys, grabe. Tsaka mahal pa naman dito pag check up, lalo na pag ano, pag tourist visa ka, kasi wala kang health card nila. So, mahal siya, kaya parang sakit sa ulo. Time check dito is siguro mga ano na, anong oras na ba dito? 4:20 to na dito ng hapon. So, mag-prepare kami ng dinner. Magagawa kami ng dinner ng maaga. Maga kami kumakain dito. Mga siguro, mga ano, mga 7 o'clock ng gabi. Or 6. Ganun kaaga. Tapos ano, sobrang windy dito. Naayos ko lang yung mga pinambili namin. Bilhan niya ako ng ano guys, ng sapatos. Siguro nasa ano lang to. $6 ata. $6. Pang ano lang, pang ragged. Tapos, bilhan niya ako ng notebook. Kasi guys, bilhan niya ako ng notebook kasi lahat ng mga, kasi ano, lahat ng mga ano ko, mga accounts ko, nakakalimutan ko na yung mga password. Nagkakaroon ako ng baby brain. Hindi ko na alam kung anong password ng Yahoo Mail ko, hindi ko na alam kung anong password ng email account ko. Kanina, kanina umaga, kailangan kong tumawag sa kanila kasi ano, para ma-retrieve yung account ko, kailangan hindi ko na ma-retrieve yung Yahoo Mail ko kasi strict yung ano nila, regulations nila, kaya lang, ano, dalawa lang naman yung question nila, yung security question, kaya lang, hindi ko masagot yung isang question kasi, ano guys, ang una kasing question nila, ano, sa Yahoo Mail, ang unang question nila is, magsabi ako ng 5 na answer na mga sites na nag-i-email sa akin. So, sinabi ko yung mga Zalora, Lazada, yung mga ganun, example lang. Tapos, yung pangalang question nila is, ano, ito, ilan or ano, pangalanan ko yung folder sa Yahoo Mail ko. Eh, hindi ko malalakday guys kung ano yung mga folder na yun. Hindi ko masasabi kung ano yung mga folder na yun, kung ilan yung folder ko dun. Sabi ko lang isang folder meron ako dun, pero hindi ko masabi kung anong pangalan ng folder ko dun. Kasi nga guys, ano naman ano ko, matagal ko na kasi hindi ginagamit yung folder doon eh. Tapos ano, tawag dito, hindi ko siya pinapansin sa Yahoo ko. Iyon pala yung tanong nila. Eh, sabi ng babae, sabi ko sa babae, sabi ko doon sa ano, sa agent, kailangan ko kasi talaga yung Yahoo Mail ko maibalik. Tapos sabi niya, ano daw, tawagan ko na lang daw sila ulit kung malalak na yung ano, pangalan ng folder ko. Eh, hindi ko malala talaga guys. So, maghintay na lang ako makauwi ako ng Pinas para maibalik ko yung Yahoo ko guys. Kasi yung number ko dito is hindi ko rin magamit kasi hindi naka-roaming eh. Kaya wala. Hindi ko ma-retrieve yung account ko. Tapos yung sa Amy naman guys, buti na lang. Tumawag ako sa ano sa Amy mismo. Tapos sila na mismo yung nagpalit ng password ko. Ayun, nabuksan ko rin yung Amy ko. Buti na lang talaga. Kasi importante din yun eh. Kaya ngayon, binilhan niya ako ng notebook para isulat yung mga importante. Kasi nagkaka-baby brain na ako, guys. So, bang makakalimutin na talaga ako. Grabe, guys. Kailangan naming ayusin yung pantry. Kasi ano, guys, sobrang gulo ng pantry. Grabe, tingnan niyo, guys. Sobrang gulo. Kaya kailangan namin bumili ng mga tray or mga ano pang organized na boxes.